Hello mga kids! Ngayon ay magkakaroon na tayo ng activity. Sa ating activity ngayon, kailangan natin ang mga sumusunod. Stapler or glue, crayons, pencil, marker, scissor, at cardboard. Ang gagawin natin ngayon mga kids ay may kinalaman sa story natin kanina. Gagawa tayo ng axe or palakol. Una, gumuhit tayo ng straight line para dun sa ating handle or yung hawakan ng ating palakol. Tapos, gumawa na tayo ngayon ng axe head or yung matalim na part ng palakol. Sundan nyo lang yung ginawa ni teacher mga kids, okay? Tapos, lagyan din natin ng guhit yung matalim na part. Yan. Ngayon naman ay kumuha tayo ng marker upang sundan yung ating ginuhit gamit ang lapis. Ayan, sundan nyo lang yung ginawa ni teacher mga kids. Ngayon naman ay kumuha tayo ng scissor or gunting upang gupitin ang ating ginuhit. At syempre dapat tayo ay mag-iingat sa paggamit ng gunting or pwede din tayo magpatulong sa ating mga ate at kuya or mga parents. Ngayon, pagdugtungin naman natin ang handle at ang axe head gamit ang stapler. Pwede din glue. Ayan, na-stapler na natin ng maigi. Isulat naman natin ngayon ang ating memory verse mga bata, okay? Ang ating memory verse ay makikita sa Hebrews chapter 2 verse 1. Heed to the things which we have heard. Ayan. Ito na ang final output natin mga kids. Sana ay lagi nating tandaan ang story ni Elisha at ng axe head kung saan gumawa ang ating Panginoon ng miracle. At salamat sa pag-participate ngayon mga kids. Hanggang sa susunod muli. Paalam!